Uy, creo que se metió. ¡Ey! Creo que se metió un animal. Whoa, we don't fucking think so. Ang lalaking ito ay isang urban explorer na bumibisita at nagpupunta sa mga abandoned places tulad ng sementeryo, mga gusali at mga haunted house. Nagpupunta siya rito upang mag-imbestiga ng mga katatakutang pumabalot sa lugar. Dahil sa ganitong gawain ay lagi siyang nakakaramdam at nakaka-encounter ng mga negative energy. At hindi na nga nagtagal ay makakaranas na nga siya ng kapapalagahan sa mismong tahanan niya. Tila ba sinundan na siya ng entity. Isang gabi muli na naman siyang nakaranas ng kapapalagan at dito ay nagpa siya na nga siyang i-record ang mga pangyayari. Por la puerta. Umaandar ng kusa ang mga electronic devices at ang nakapangingilabot pa ay kung minsan ay may kumakatok sa pintuan nila pero sa tuwing pagbubuksan nila ito ay wala namang tao sa labas. Isang gabi, pauwi siya ay may narinig na naman siyang kakaiba. Panorin mo ang maigi. Ke paso? No? Nakarinig ito ng tinik sa paligid, pero umpisa pa lamang ito dahil makaraan pa ang mga ilang araw, ay muli, ito ang makukunan niya. Saludo, Kina TikToks! Vamos a darle con Tokyo TikToks! Vamos a darle con Tokyo. Isang dark shadow figure ang nakunan ito sa loob ng living room nang pauwi na siya. At di pa, dahil ito pa ang nakunan naman ng security camera sa loob ng bahay. Panorin mo, Mikey. Malakas na nagsara ng kusa ang pintuan na talagang ikinagulat at ikinatakot ng pamilya nito. Pero sa susunod na gabi, mas magiging nakakatakot pa ang mangyayari. Dahil muli ay nakarinig siya ng ingay, kaya naman kinuha nito ang cellphone at naglibot upang mag-imbestiga. At sa pag-iimbestiga na nga nito, ito ang pakukunan niya. Huwag kang kukurap. Kinestay. Hola. ¿Quién está ahí? Hola. Uy, creo que se metió. ¡Ey! Creo que se metió un animal. Hola. Nakita mo rin ba? Titigan mo ulit. Hola. Uy, creo que se metió. ¡Ey! Creo que se metió un animal. Biglang gumalaw ng kusa ang maliit na tent at nang tignan niya sa loob ay wala namang tao rito. Pero ang mas nakakilabot ay ang maputlang mukhang nasa likod na tila ba nakatitig sa kanya at pinagmamasdan siya.
pinagmamasdan mo ang maigi, parehong-pareho ito sa nakunan niya na dark figure. So ano kaya talaga ang naka-attach na sa kanya? Galing kaya ito sa mga lugar na pinupuntahan niya? At kung ganun man, ikaw ka multi, mag-i-explore ka rin ba? Ang lalaking ito ay naglalakad sa isang kapatagan habang umuulan kasama ang mga kapatid nito. Pero wala silang kalam-alam na may mangyayaring kakaiba pagmasdan mong maigi. It is pissing it down. These two are doing my head in. It's getting dark. It's really cold. I have no idea where the dog is. What? Nakita mo rin ba? Makikita ang lalaki ng sasalita sa harap ng kamera kasama ang dalawang batang babae nang out of nowhere ay isang dark shadowy figure ang mabilis na nagtago sa likod ng kakawiyan. Segundo lamang at bigla itong nawala. So ano kaya ito, kumulti? Isa kaya itong entity na nananahanan sa lugar at nagpakita habang umuulan? Ano sa palagay mo? Galing naman ang video nito sa Nook Staff 5 at original upload ng YouTube channel na The New Reality Paranormal. Nag-imbisiga ang team nila sa isang abandoned farmhouse mula sa California. Pinaniniwala nilang haunted ang lugar na pinakikitaan ng lalaking entity na si Frank. Ito rin ang pinaniniwala nilang responsable sa pagkamatay ng dalawang babae. Habang nag-livestream na nga sila sa lugar ay may makukuna ng camera nila na pinaniniwala nilang isa sa mga espiritong nananahanan dito. What? Who's that? Dude, did you just hear that, bro? Was a shuffle behind you? What was that? Isang strange white mist ang nakunang lumulutang papunta sa ilaw ng flashlight na hawak-hawak ni Cody. Pero maaaring isa lamang itong alikabok o trick of the light. Pero ang nakapagtataka ay papunta itong direkta mismo sa ilaw ng flashlight. Sa ikalawang video na ginawa nila sa loob ng farmhouse ay may marirecord silang ebidensya na mas mahirap ipaliwanag. Sa pagkakataong ito ay kasama nila ang isang YouTuber na nagngangalang Eric. Nang ma-prepare na nga nila ang mga gamit ay dito nag-conduct na sila ng blind spirit box session. Sa gagawin nila ay kailangang i-blindfold si Sean at ang tanging maririnig lamang niya ay ang mga tunog na nagmumula sa spirit box. Wala siyang makikita o maririnig sa paligid niya. Kaya naman sasabihin niya ang lahat ng maririnig niya mula sa spirit box. Meanwhile, ay kinabahan ng dalawa pang kasama nito nag-i-explore nang marinig din nila ang isang strange sound at boses sa paligid. Pakinggan mo maigi. I just got chills all over my body. Did you hear that? What was that, dude? I just heard a hey, dude. I'm in the other room. Get out of here, woman's voice. You heard that, right? I heard that loud. Let's go in here. Dude. Not safe. Woman's voice. Nakuna ng static camera ang isang itim na imaheng gumagalaw sa sulok. Nang bumalik ang dalawang lalaki, makikitang wala silang dalang ilaw
na maaaring mag-cast ng shadow. Kung sakaling meron mang ilaw na makabuo ng alino ay maaaring nasa pagitan ito ng mga lalaki at ng kamera, pero makikita ang walang ilaw sa paligid. So ano nga ba talaga ito? Totoo kayang nakaka-capture sila ng supernatural entity na gumagambala sa haunted farmhouse? Ano sa palagay mo? I-comment mo na yan sa baba. Ang lalaking ito ay naninirahan na mag-isa sa isang apartment ay binigyan ng susi ng kapitbahay nitong babae upang bantayan ang loob ng kwarto nito. Isang araw habang nasa loob siya ay nakarinig siya ng mga strange noises. Kaya naman kinuha nito ang cellphone at nirecord ito habang sinusubukan niya itong buksan. I've come round to my elderly neighbors to check a pulse and I keep hearing a banging in that cupboard. Does anyone know what it could be? I tried to open it, but the key is, it needs some sort of weird key. Oh, I don't want it, I've not got one. Bit fucking strange. I've been in here loads of times, I've never heard that noise before. So I'm hoping it's something that's not damaged or whatever. Does anyone know how I can get in there without the key? I think I've got some other keys of mine, so I might go and get them now. Been in that flat loads of times, I've never heard that banging. I'm hoping something's not damaged because I'm effectively responsible for that flat until she's back. Wala siyang pangbukas ng closet kaya naman gumamit siya ng iba't ibang size ng keys na maaaring makapagbukas nito pero hindi pa rin ito umubra. Eventually, isa sa mga kapitbahay nito ang nagsabing gumamit siya ng kutsara. At gumana naman ito, pero magugulat siya sa matutuklasan niya. My neighbor told me to try and open it with the back of a spoon. So I'm gonna check what it is now. Fucking hell. Now that's even fucking stranger because nothing that makes sense. That could be the noise. Now the noise has stopped, now I've opened it, which is even stranger. Has anyone got any suggestions? Whoa, I'm getting out of this fucking flat. Nang mabuksan nga niya ito ay labi siyang nagtaka dahil wala namang bagay sa loob na maaaring gumawa ng ingay. Di kalaunan ay muli niyang chinek ang bahay. Pero sa pagkakataong ito ay sa labas na mismo ng bahay ang mga kakaibang pangyayaring hindi niya may paliwanag. I'm going out soon, so I'm gonna check that weird banging. What? Yo, what the fuck, guys? The fucking lights, come on. If anybody thinks someone's in it, what the fuck was that? I don't believe in ghosts, guys, but this is fucking weird. The lights just come on. And if you think I press the switch out here or something like that, I'll show you the fucking switches. No switches on that side. There's two on this side. That's the bathroom, that does nothing for the kitchen. This one is for the landing. Yo, what the fuck, guys? That's spooky as fuck. Biglang nagbukas ng kusa ang ilaw sa isang silid at sa sumunod na araw ay muli niya itong tinignan. Dito muling bumalik ang mga kalabok sa loob ng closet. Pero mas agresibo na ito. I'm gonna start it again, guys. Fucking hell, lights have come back on. People in the comments have been saying it might be rats. Maybe like they've damaged the electrical system, you know, biting wires or something. And the noise in here is wind or a rat trying to get out. No one in there, guys. Promise.
Muli na naman itong narinig ang mga kalabog sa loob ng closet. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay wala pa rin anumang bagay ang nasa loob na maaaring gumawa ng mga tunog. Nag-viral ang video nito at umani ng iba't ibang teorya sa kung ano nga ba talaga ang ingay na ito. Ayon sa iba ay daga lamang ito na maaaring na-trap sa loob. Ang iba naman ay naniniwalang may espiritong nakatouch na sa loob ng closet. Wika rin ng mga viewers ay dapat itong talungin ang may-ari ng bahay kung nakakaranas din ba siya ng parehong pangyayari. Magpagayon pa man, isang gabi ay muli na naman siyang pumasok sa loob nang ito ang sumunod na mangyayari. Panginasta talaga, guys. Ooh, switch as well. Light's gone off again. Someone said it might be the trip, but obviously the hallway light would go off as well. So I'm not really convinced, to be honest. Not convinced at all. Banging stops. Light's gone off. Now the fuck, what? I fucking think so. Jesus fucking Christ. Whoa, guys, what the fuck, man? Is that blood? Right, guys, what the fuck? Doors opening. You can't say that's the wind. Come on. Oh, fucking rats. And there's certainly nobody in here. Fucking hell. People are saying the room out in the kitchen leads to something here, but this is here. And the bathroom's there. I'm going to open that door. Again. Move this out of the way properly. What the fuck, guys? Can't see anything. Let me put the light on. Look, there's nothing in there, guys. What can do not banging? People are saying there's people hiding in here. Oh, there's a door at the back. No, there's not. What's that? I can see something. Churchill coin. 1965. Churchill coin. It's a bit strange, isn't it? Right, service lads, anyone got any suggestions now? Lights are turning on and off by themselves. This door keeps... There's a banging noise from this door. And when they open it, it stops. People are saying it's wind, but it don't sound windy. And that fucking door opening, guys. Come on, that's not wind now. Oh, I'm fucking shaking a little bit. Right, I'm going back to mine. That is an adrenaline. Tinignan nito ang bawat paligid ng closet at sa sulong nga ay nakita nito ang isang 1955 old coin na di kalaunan naman ay dinala niya sa kanyang kwarto. Ngunit wala siyang kaalam-alam sa mga mararanasan niya. Tila ba isang malaking pagkakamali ang pagpasok nito ng bariya sa loob ng bahay niya. Dahil di nga nagtagal ay dito na nga mismo maririnig ang mga ingay. In the comments told me to bring this coin back to mine, and when I was in the shower then I could hear weird fucking scratching noises in here, so I want to try and record some footage if I can. Anyway, that's not even fucking funny, guys. What the fuck was that? Whoa, one second. What the fuck? My blinds have just opened. Nah, that's not even funny. No, there's nobody hiding or anything like that. What the fuck? Door was locked. Nobody's on here. What the fuck was that, guys? That's not even funny anymore now.
Nakakarinig na nga siya ng mga kalos ko sa paligid ng living room at di nga nagtagal ay nakunan nito ang kusang paggalaw ng blinds. Dahil sa takot ay napagtanto nitong nakagawa siya ng malaking pagkakamali at agad niya ngang ibinalik ang coin sa loob ng closet ng kapitbahay nito kung saan niya ito nakita. Sa kasamang palad ay sa pagdala nito sa loob ng bahay niya ay nakapasok na rin ang entity na naka-attach sa barya at dito na nga mag-uumpisa ang mga pagpaparamdam. Whoa, I don't fucking think so. That chair keeps moving, guys. I was sat on that chair doing some work on my laptop and I noticed the blinds moving a little bit. So I've come over here away from it. And that chair's moving, guys. Can you see it? If you can look closely on the fucking video. So see it, guys. Keep watching that. What the fuck? Whoa, I don't fucking think so. Move. Whoa, guys, that's fucking getting spooky. What the fuck am I gonna do now? Fucking go over there. Is anyone getting explanations then? Because I'm going out now. I'm leaving. I'm actually leaving soon. Naging madalas na nga ang pagpaparamdam sa loob ng bahay nito na naging dahilan ng hindi nito pagkakatulog ng maayos gabi-gabi. Shut. People are saying turn to the right. I was recording the blind card, because it started moving. So people are saying this fishing line. I don't know, I can prove it 100%. People are saying turn to the right, someone's there. I've closed the door, I'm doing a 360 spin. And someone said take the chair out of the room to prove there's no fishing line. I don't know what I can keep doing, guys. Take it all the way down. There's no fishing line. Pinakita nito ang bawat sulok ng living room upang patunayan na walang fishing wire ang nakatali sa bangko. Nag-livestream na rin siya upang ipakita ang mga kaganapan sa mga taong hindi naniniwala sa kanya tulad ng mga skeptic. Nag-wika rin siyang magsasagawa siya ng black magic upang matigil na ito. Pero nagsabi lamang ang mga viewers na mas lalong lalala ang mga pagpaparamdam. Maaaring tumawag na lamang siya ng pari upang i-exorcise ang maaaring espiritong nasa loob na ng tahanan niya. Start it again, guys. What the fuck? This is since I spoke to that witch. I think this is a warning. What do you guys think? Oh, that's fucking scary. So what do you think, guys? Think it's a warning? My phone went dead, guys. Now it stops. I think this is a warning, guys. It's never behaved like this. It's never made noise with like this on the table. The fucking laptop was moving. It was that aggressive. Just a laptop, guys. Mabilis at malalakas na katokan nagmumula sa lamesa at makikita ang laptop na umaalog habang nangyayari ito. So ano ang nangyayari at maaari kayang ang misteryosong old coin ang pinagmumulan ng mga pagpaparamdam? Maaari kayang may espiritong nakatouch na sa barya o may iba kang eksplanasyon, kamulti? Ang video nito ay mula rin sa Nook Staff 5 na original naman mula sa Facebook page ni Abid Hernandez Alvarez. Ang lalaki sa video ay talagang sumikat dahil sa mga napakaraming paranormal activity na kukunan ito sa loob ng bahay niya. Ang mga nakapangingilabot na mangyayaring ito ay talaga namang nagpakaba at nagbigay ng takot sa mga followers nito. Ayon pa kay Alvarez ay haunted ang apartment nito sa Mexico ng spirito ng babae. Mula sa mga kalat nitong biglang nahuhulog ng kusa.
Nakaririnig din siya ng mga malalakas na pagkatok sa pintuan at bintana nito. Maririnig din ang mga yapak ng babaeng naka-high heels na naglalakad sa apartment nito at malakas na isinasara ang pintuan at ilawa galit na galit. At ang talagang nakapagtataka ay ang makukunan niya. Habang kinukunan nito ang paligid ay na-record ng camera nito mula sa salamin ng isang nakaupong babae at segundo lamang ay nawala na ito. Nang muli nga niya may gawin ang camera sa upuan ay wala na nga ang imahe. Ang creepy apparition ng babae ay naglaho na parang bula dahil walang sino man ang naroon. Ilang buwan na nga ang lumipas simula na makunan niya ito sa salamin at ayot sa kanya simula ng araw na yon ay mas naging palagian ang paranormal activity sa bahay niya. Mas naging agresibo pa ito at ayon pa sa kanya ay hindi na siya makatulog dahil ang babae ay ayaw na siyang tantanan at iwanan pa. Tila ba gusto nitong maging miserable ang buhay ni Alvarez? Pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-upload ng mga karanasan nito sa Facebook page. Upang muli niyang makuha ng aparisyon ng babae, sinubukan niyang maglagay ng kamera na nakatutok sa salamin. At makaraan nga ang mga linggo at araw-araw nito ang pagre-record ng salamin, ay finally may makukunan na nga siyang kakaiba. Pagmasdan mong maigi. Biglang yumanig ang salamin at gumalaw ang kadena sa itaas ng gisame at dito na nga, biglang gumalaw ang kamera na makikita sa refleksyon ng salamin pero makikita ang walang tao na nagpapagalaw nito hanggang sa tuluyan na nga itong bumaliktad. At tuluyang nagsara ang digital viewfinders ng kamera. Pero mas magiging nakakakilabot ang mga nangyayari dahil isang gabi, ang kuryente sa apartment nito ay biglang nawala at dito na nga, nagumpisang gumalaw ang mga gamit sa paligid. Kaya naman muli ay kinuha nito ang camera upang i-record ang mga nangyayari habang kinukunan niya ang paligid. Ay muli makakapture nito ang talagang magpapayanig ng buong kalamnan niya. Se han estado escuchando ruidos en toda la casa y de alguna forma y si estoy tratando de decirme algo de una forma más directa. Se escucha más aquí en la sala y en la recámara he tratado de Adina también en la sala, en las sillas, en todos lados porque ha habido más movimiento. Pero las campanas ya... ¡Ay, cabrón! Esto también es lo que quería decir, o sea, Gugi ha estado cambiando de posición en toda la recámara.
Pues no sé a qué se deba. Solo ocurre en la recámara. Incluso dejé un poco de harina. Lo que es el asiento y... Pero no lo puedo distinguir mucho. Voy a tratar de leer esta misma hoja con más calma. Y bueno, pues murmullo. Chinga. Me cerraron la ventana. Pero aquí se escuchan los murmullos. Y a ver, no pienso abrir la puerta en esta ocasión. Definitivamente no. Malakas na nagsara ang pintuan at nang buksan niya ito ay ang teddy bear na nakaupo sa upuan ay misteryosong nailipat sa paligid ng silid. Muli na namang nagsara ng malakas ang pintuan, gumalaw ang upuan sa sahig ng kusa at ang pahina ng libro na nagbukas rin. At ang nakapanginilabot pa ay ang mga katok sa harap ng pintuan nito. Pero may mas nakapangingilabot na pangyayari rito na maging si Alvarez ay hindi napansin ang nakunan nito. Pero ikaw, nakita mo ba? Nang marinig nitong nagsara ang bintana nito, ay agad siyang humarap at ang babaeng nakunan nito sa salamin ay muling nagbalik. At sa pagkakataong ito ay nasa refleksyon na naman ng salamin na nasa living room. Segundo lamang din nang muli siyang lumingon sa paligid, pero wala na ang aparisyon. Muli ay naglaho na naman ito na parang bula. So ito nga kaya ang parehong babaeng pilit siyang ginagambala na nakunan din niya sa salamin na nasa loob ng kwarto. Pero alam nyo bang si Alvarez ay hindi gumawa ng YouTube channel upang sumikat at makakuha ng limpak-limpak na salapi? Sa halip ay gusto lamang niyang i-share ang mga karanasan ito sa Facebook. Pero mga kamulti, totoo ba talaga ito? O isang mahusay na pagkakagawa lamang ni Alvarez? Pero naniniwala akong may mga nagpapakita kung minsan sa salamin. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin, mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.